Hey, what's up mga idol? Welcome back sa ating channel. Marami na naman tayong pag-uusapan sa video natin ngayon. Well, naglabas na nga ng kanilang roster ang powerhouse na Italy. Aminado tayo na malaking tinik talaga para sa gilas etong bansang Italy. Pero kapansin-pansin na wala sa kanilang lineup ang kanilang main man na si Danilo Gallinari. Noon pa man ay inihayag nga ng pamunuan ng Italy na maglalaro nga ito sa FIBA World Cup. At yun nga, for some reason, ay hindi nga siya nakasama ngayon sa kanilang final roster. Well, isa sa tinuturong dahilan kung bakit wala si Gallinari ay galing sa madalang injury kasi etong si Danilo. At nag-iingat rin siguro para sa kanyang rehabilitation. Kailangan din kasi ni Gallinari na makabalik sa NBA. Kung matatandaan kasi ay sa FIBA din siya noon na injury dahilan upang mawala siya sa NBA ng ilang season. Sa pagkawala ni Gallinari sa team ay malaking butas ang kanyang maiiwan sa naturang team. Sa katunayan, sa last World Cup, siya ang leading scorer ng team na may 17.2 points, almost 7 rebounds per game. Masasabi talaga nating malaking kawalan talaga sa team etong si Danilo Gallinari, lalo na ang kanyang experience pagdating sa FIBA World Cup. Isa pang wala sa roster ang 2022 first overall pick ng Orlando Magic na si Paolo Banchero. Naging usap-usapan nga noon na maglalaro nga ito sa bansang Italy. Maganda naman ang communication ng pamunuan ng Italy at ng kampo ni Banchero. Pero sa hindi malamang dahilan ay biglang tinalikuran ni Banchero ang Italy at piniling maglaro sa Team USA. Ayon sa usap-usapan na kaya umano pinili ni Banchero ang Team USA dahil gusto umano niya ng medalya. At ang Team USA umano makapagbigay noon. Ayon nga sa presidente ng team ng Italy, tila tinrader umano sila. Kaya nawalan talaga ng fanbase si Banchero sa Italy. Though wala na ang dalawang dikalibring NBA player, ay hindi pa natin may pagkakaila na malakas pa rin talaga ang lineup ng bansang Italy. Mapapansin din natin sa lineup ay si Luigi Datome lang ang kaisa-isang team na nakapaglaro last World Cup. The rest ay mga bagong mukha para sa team. Well, isa sa inaasahang papalit sa posisyon ni Danilo Gallinari ay itong si Simone Fontecchio, 6'7", small forward. Naging undrafted ito noong 2017 NBA draft. At dahil sa improvement nito, ay nakasama siya ngayon sa Utah Jazz kasama sa Jordan Clarkson. At posible pa silang magkalaban ni JC kung magkataon. Ito talaga ang dapat nabantayan ng ating Gilas Pilipinas dahil 21 points per game ito noong qualifiers. Isa pa, dapat bantayan ng Gilas ay etong former NBA player na si Nico Mannion. Maganda rin yung ipinakita niya sa qualifiers lately na kung saan ay nag-average nga ito ng 15 points per game. Sa lineup ng Italy, medyo lamang tayo ng konti ng height. 6'10 lang ang pinakamataas sa kanila. Pero pagdating sa 1 hanggang 4, ay doon talaga mararamdaman ang size difference. Ayun, though wala sa lineup ang dalawang magdadala sana sa Italy, ay nandiyan naman sila Nico Mannion at Fontecchio. Kaabang-abang talaga ang maging laban ng dalawang bansa. Dito naman tayo sa ating Gilas Pilipinas. Still, undecided pa rin ang Gilas Pilipinas kung sino kina Justin Brownlee at Jordan Clarkson ang kukunin bilang naturalized player ng team. Hanggang ngayon kasi ay binahayan na ng gagamba ang jersey ni Jordan Clarkson dahil hindi pa rin ito nagpapakita sa team. Inaasahan kasi noon ni Coach Chot Reyes na after signing niya ng kontrata sa Utah Jazz ay pupunta na ito sa Pilipinas bago ang pocket tournament sa China. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin si JC. So kahapon ay nagbigay ng deadline etong si Coach Chot Reyes kina Kai Soto at Jordan Clarkson hanggang July 25 na lang. So kahapon sa training ng Gilas Pilipinas ay present na nga sa wakas etong si Kai Soto. Yun nga lang ay hindi ito naglaro dahil kinakailangan naman itong magpahinga muna talaga. Ayon sa source na nagkaroon naman na ng tune-up game ang team ni Coach Tab Baldwin na Ateneo Blue Eagles kontra yan sa Gilas Pilipinas. Ayon nga mismo sa interview kay Coach Yenggyo na nakadepende naman kay Coach Chot Reyes kung papaano nito ayusin ang problema sa team. Kahit sino kina Justin Brownlee at Jordan Clarkson ang pipiliin ni Coach Chot ay wala namang problema. Ang main factor lang talaga ay etong si Kai Soto. Kahit may JC or Brownlee ka tapos walang Kai Soto, mahirap yun. Thankful naman siya na nagpahiwatig nga si Kai Soto na maglaro sa FIBA World Cup. Isa pa, tiwala naman si Coach Yeng na ma-handle ni Coach Chot Reyes ng maayos ang Gilas dahil malaki na ang experience ito sa paghawak ng ating national team. Almost 1 week na lang ang natira para sa Gilas Pilipinas para sa pocket tournament sa China. Kontra yan sa Iran, Lebanon at ang bansang Senegal. Ayon kay Coach Chot Reyes na susubukan nilang makipag-tune-up game kontra yan sa Puerto Rico
bago ang pocket tournament. Dahil may pocket tournament din ang Puerto Rico sa China. Habang magkaroon naman ng tune-up game kontra yan sa Mexico, ito sa Pilipinas. Ayon kay Coach Cho Trayes na Latin style umano ang ginamit ng Mexico. Kaya makakatulong umano ang tune-up game nila kontra Mexico bilang paghahanda sa unang laban nila kontra sa Dominican Republic. Well, idagdag na lang natin to mga idol ha. Itong muling sinabi ni Coach Reiko Toroman dito kay Kai Soto. Well, matapos ang stint ni Kai Soto sa NBA Summer League sa koponan ng Orlando Magic na kung saan ay hindi nga naging maganda ang kanyang ipinakita noon kontra sa Boston Celtics, ay nagsalita muli etong si Coach Reiko Toroman dito sa NBA Dream ni Kai Soto. Ayon nga sa kanya, na-room move talaga ang ginawa ni Kai Soto para sa kanyang NBA Dream. Ayon sa kanya, na after ng season ito ng NBL Australia, ay dapat nag-focus ito sa pag-develop ng kanyang katawan bilang preparasyon sa NBA Summer League instead na maglaro sa Japan B-League. Ayon kay Coach Reiko Toroman, na sa performance ni Kai Soto sa NBA Summer League ay tila ba unprepared umano ang kanyang katawan sa posibleng banggaan sa liga. Isa pang pagkakamali na ginawa ng kampo ni Kai Soto ay nang pumirma ulit ito ng bagong kontrata sa Hiroshima. Even umano siya ay naguguluhan sa hakbang ng kampo ni Kai Soto. Naglaro ba si Kai Soto para sa kanyang pangarap o naglaro ba para sa pera? Bakit siya pumirma ng contract extension sa Japan B-League instead na maglaro siya sa malalakas na liga tulad ng Europe, NBL, or even NBA G-League? Well, pinayuhan naman siya ni Coach Reiko Toroman na it's better na maglaro si Kai Soto sa FIBA World Cup. Kailangan itong makagawa ng impact sa team. It's the best way para kay Kai Soto upang mabuhay muli ang kanyang NBA dream. Kung matatandaan ay dati nang sinabi noon ni Coach Reiko Toroman na kailangan pa ni Kai Soto ng at least 2 years dahil hindi pa talaga ready ang katawan ni Kai Soto. Masyado umanong minadali etong si Kai Soto na pumasok sa NBA kahit alam naman natin na hindi pa nito kaya. Sa ngayon ay nilalakad pa ni Tony Ronzoni etong si Kai Soto. Kung may NBA teams nga ba ang nagka-interest para kay Kabayan, kahit nga NBA G League man lang, okay na yon. Posible kasing mapaso ang kontrata ni Kai Soto sa Japan B League kung may NBA teams or NBA G League ang kukuha sa kanya. Dahil kung wala ay babalik at babalik ito sa Japan dahil may kontrata siya doon. Ito na ang kanyang pagkakataon na magpasikat. Alam naman natin na hindi basta-basta ang liga ang FIBA, lalo't marami ng mga players mula sa FIBA na ngayon nasa NBA na. Lalo na siguro kung magdumi na si Kai Soto sa laban nila kontra sa Angola, Dominican Republic at ang malakas na Italy, hindi pa naman sarado ang NBA para kay Kai Soto. Ang pagtuunan ng gilas ng pansin ngayon ay etong si Jordan Clarkson kung kailan nga itong maglalaro sa team dahil kinakailangan nito ng mahabang training para makuha nito ang chemistry ng team.